It's a Saturday! Another Saturday morning. Naku, medyo maganda-ganda ang ating Saturday umaga dahil maganda ang sikat ng araw. Walang masyadong pagulan. Pero kagabi, umulan. Ay, ang lakas ng ulan kahapon. Yung mga bandang alas tres medya, dito sa Quezon City, talagang nagdilim-dilim. Pagkatapos, ang lakas ng kulog, ang lakas ng kidlat. Inoy! Kayo po ba ay nakaranas na matinding pag-ulan din kahapon, ha? Pero ngayon, mga ating, naku, pwede tayong maglaba. May sunshine. Pero syempre, narito na naman po ang programang laging nagbibigay sa inyo ng extra sunshine sa inyong Saturday morning. Ito po ang Win Today. Kasama po ninyo, nag-iisang dalaginting ng teleradyo, Tita Winnie Cordero. Naku, excited po ako sa araw na ito dahil hindi na iba. Katropa, kumbaga. Kahit hindi kami magkakasama-sama, pero isa ang pinanggalingan namin. Go, uste! Go, uste! Ang mga Tomasian po, ang aking mga makakapiling ngayong araw na ito, magbibigay sa atin ng kagandahan nila mga boses. Dahil isang tropa, grabe, ang dami nila, first time po sa teleradyo servisyo na magkaroon kami ng ganitong live guest. Ang balita ko, 10, 11 sila, sabi ng guard, inay. Ang Tomasian Chamber Choir. O, aayusin lamang po namin ang kanilang pagkakahile-hilera. Pagkatapos, kakantahan nila tayo. Diba? O siya, magbabalik po tayo. Be with me till 11. Dito lamang po sa Win Today. Narito po para bigyan tayo ng maagang pagsalubong sa darating na Kapaskuhan, ang Tomasian Chamber Choir. Natin. Ako nga po pala si Jean Leonard Afableto Maog. Jill Leonard. Ah, okay. Jean Leonard. Ah, okay. And then? Hi, I'm Rica Ganzon. Rica Ganzon. And? Hello po, I'm Kenneth Gonzalez. Kenneth Gonzalez. Hi everyone, I'm Sesho Panginginan. Sesho? Para ano? Pagkain ito? Chinese food? And ikaw, be? Hi, I'm Camille Juanites. Oh, hi Camille! And then? Magandang umaga po, Ed Estrada po. Ay, ikaw ang baho. Nag-iisa pero talagang lutang na lutang ang bass. And you are? Hello everyone, my name is Camille Joy P. Sebastian. Ay, Camille. Ako, ang daming Camille. Camille Joy Sebastian. And? Good morning po, ako po si Edward Compa. Edward, and we have here? Good morning, I'm Mary Ann Vecino. Mary Ann! I'm Norbert Pineda. Naks naman. At lahat po kayo ay mga Tomasino. Meron pa isa, ayaw niya magpakilala. Ay, hindi po, hindi ka kasali. Sige, ayos-ayos po tayo. Sige, tawag dito. Okay, matanong ko lamang, welcome, thank you for giving us your time for today. Ate, lapit ka doon kasi baka maikli lamang po ang ating ano range ng camera natin. Okay, so 2016 pa kayo nag-umpisa. Sino may pakanaan lahat? Sige, Norbert. Actually, it was originally formed by the
members of the UST Action Singers, headed by our executive musical director, si Nobel Gabasan. Wow! Tapos? And then from that time, nag-perform kami sa Idaho. Oh, wow. for an invite choral competition. Agad-agad? Yeah. 2016 kayo natatag. Pagkatapos, agad-agad meron ng engagement sa Idaho, yes. USA. Yes. Yeah, in the same year, we were also invited sa Macau Cantata. And from that point on, across the Americas na kami at saka Asia. Ang tindi ng network, agad-agad, merong mga performances. Pero paano kayo pinagsama-sama lahat? You are already graduates, you are already professionals. Yung mga younger version ba, graduate na rin? Well, actually, this is a choir that's composed of mainly alumni of UST, mostly mga conservatory of music. Mm-mm. But we opened up to everyone, yung mga friends who are actually interested and have the passion for choral singing. Wow! May audition ba naganap? Well, yes, meron naman. Talaga? Siyempre, they have to be qualified. Ay, talaga? Itanungin ko nga dito. Jean, kamusta naman ang experience mo sa pag-audition? Hindi ka ba medyo... yung mga younger generation mo na mga ateng ha. Mga kuya nga, sadali lang. Yung hindi ba kayo parang nervyos pa baka mamaya hindi ako worthy. Minsan po kinakabahan pero I got to live up to the expectations of other people. Talaga lang. Ilang taon ka na ba kasama ng TCC? 1 year pa. 1 year pa lang? And how's the experience? Sobrang saya po. Sobrang saya. Bakit masaya? Kasi po. Puro kayo jokes, gano'n. Ba't masaya, Jean? Kasi po, na-experience ko po yung na-experience ng mga ka-choir po. Ka-choir ko po. Anong na-experience nila? Na kumanta po sa iba't ibang lugar po. Ay, nakakasama ka na. Yes, Rica, do you feel the same? Yes po. Actually, masaya talaga kasi hindi lang yung pag-share mo ng talent mo sa ibang tao, yung band din po na nabubuo as a choir. Wow! May parang iba kayong barkada, ganyan. Yes. I didn't get your name, kuya. Kenneth. Si Kenneth. Oh, ikaw, Kenneth. Ilan taon ka na dito sa TCC? 1 year. 1 year. Pati ikaw, Rica, yes. 1 year. At sabay-sabay ba kayo nag-audition? Eh, bakit mo naman naisipan mag-audition? Lapit ka na konti, kuya. Junior high school, parang po, gusto ko na po sumali ng choir po. Talaga ba? Ano-ano na bang choir na salihan mo? PNHS Glee Club po, and TCC Tomasio. Tapos sa mga simbahan din po. Mahilig ka talagang kumanta. Yes, po. Eh, ba't di ka sumali sa tawag ng tanghalan? Wala pa po. Ito si Ate, what's your name? Cecil. Yes, Cecil. Camille, oh, ilan, 1 year ka lang din? 6 years. 6 years na? Parang namang inutusan ka lang bumili ng suka sa kanto. Baby face ka, Camille. Six years. Anong mga pinaka-memorable experience mo as a member of TCC? First po is yung bond po namin tuwing rehearsals. Kasi po yung members po, they were like our second parents. Parents! Nanagdaman po yun. Yung guidance po nila. And yung guidance. Mga concerts po na naganap po. Guidance. O, matanong ko dito sa mga nandito, sino pinakamatagal na narito bukod ka sa 6 years? Para ikaw, Ateng. Nasa gitna. Parang bigla ako ng pag-ano. Si Sheshuan. Guilty. Para si Sheshuan, tama ba? Sheshuan. Cecil or Sheshuan. Okay. Cecil Pangilina? Yes. Okay. Ilang taon ka na sa TCC, if I may Ever ask? Since it was started. Since 2016. Yeah. And beyond that. Until now. Until now. What can you say about what Camille said na
yung guidance mm-hmm. para daw kayo mga pangalawang magulang. Totoo ba? Yeah, bakit yeah, nangingilang ba kayo sa mga sobra. Oh, pakilamera kami. Yung mga seniors, pakilamera talaga kami. How do you do that? How, kasi iba ang mga kabataan ngayon. Correct, very says, true. Yeah, diba? Iba rin naman kanila mindset. Mga mindset, mm-hmm. kaisipan, etc. Mm-hmm. So, paano approach ninyo na hindi naman mas intrusive? Yeah, oo. Actually, since we know most of the members are Gen Z, we kind of gel with them. Wow. Parang yung mga trip nila, tinitrip din namin, di ba? Parang we go together because it's very hard because of the, alam mo na yung agwat ng edad, di ba? Pero yun, so as much as possible, we kind of control yeah, our emotions as well. Kasi alam mo naman tayo yung sa mga batch natin, ano? Ay, mas maganda medyo controlling. Sorry pa sa we kind of be controlling in a nice way, di ba? Siyempre, we kind of really care for them. Mm. Like for example, pag rehearsals, pag umuwi na sila, we kind of check on them kung naka-uwi na talaga sila. May kinda, ganun. May pagkaklingi kami ng konti. Okay. Ganun kasi kami to that extent. Being a, well, older, leaders, leaders, tawag dito eh, kayo ang mananagot sa mga magulang nito. Correct, very true, very true. Okay. Okay lang ba sa inyo na pinapakialaman kayo? Guidance. Okay. Dumako naman tayo sa pagkanta. Siyempre, ang mga seniors ay merong guidance sa pagkanta. So, paano natin sila tawag dito? Pina-practice. Meron bang or number one, another question would be, meron bang personalidad ang TCC na sa inyo lang? Talagang distinct. Yes, distinct yeah. of you as a group. Do you have that? Well, actually, firstly, they have to have the same passion okay. and compassion for the group. Kasi regardless of age, we share the same notes singing together. Mm-hmm. So, that's guided by the values of the university as mm-hmm. we know it, di ba? Mm-hmm. So, nandun yung we think kasi singing is like a prayer, di ba? Praise twice, di ba? Yes, so parang ganun yung namin. Andun yung religiosity. Yes. Kasi singing is like a prayer times two. Yes, that's right. We kind of not limit ourselves in joining competitions and festivals. Parang, like now, we're singing sa Mount Carmel every second and fourth. Okay. 12:15 sa church, Yes. Every second Sunday of the month. So we kind of diverse our scope. Para hindi limiting. Hindi lang pang competition. Giving back. Pang community rin. Yes. And of late, we were invited by the Consulate of Hong Kong and the UST Alumni Association in Hong Kong to sing in December for the group and for the OFWs of Hong Kong. Wow, ang galing. Yeah. And next year, we will be competing in Barcelona. Ay, kung may competition naman ang lahat na ito. Saan kayo? Siyempre, kailangan natin ng anda rito. Dito. Funding. Paano na? Saan tayo kukuha ng budget? That's the reason why we contacted you. Because we want to spread the awareness that we are here and we want to call the attention of everyone who wants to be serenaded by our group. Because that's the proceeds of those performances will be used as funding for whatever travels and accommodations we may have. So we're calling all the alumni of UST and all the corporate companies around who can actually invite us for a performance or two. Ay, oo. Para magkaroon naman ng budget ang mga, hindi lang kasi, sabi nyo nga, hindi lang ito pera-pera lang eh. Ito ay nagbibigay din kayo ng karangalan. Hindi lang sa UST, kundi sa buong Pilipinas. Diba? Dahil meron kayong mga kompetisyon na kumakatawan kayo sa ating bansa. Ay, galing. Ano nga yung competition na ito? The one in Barcelona sometime in July. It's a choral competition, international choral competition. Galing. Paano kayo nakakasali sa mga competition?
Basically, by reputation with other groups, and yung musical director namin is quite in the international scene. So, alam niya yung mga nangyayari sa across the globe. Talaga? Yeah. May mga, sa industriya talaga? Yes, yes. He's actually based in Hong Kong. His name is Noel Gabusan. See, Noel. So, you don't see him often? He visits us periodically to check on, because most of us are actually voice tutors. Wow. Kasi man ng mga graduate sila ng voice, conservatory. So we kind of fend each other's quality by rehearsal and practicing. Uh-uh. And then si Nobel will come in to check. Kamusta naman ang pressure? Pressure pagka may kasi kailangan natin magandang mental health, 'di ba? Yes, yes, yes. How do you handle pressure within the group, especially pagka may competition na dadating? That's when the more seasoned and pioneering members would come in. Katulad ni Cecil. Kasi the guidance that we provide for the members would actually lift their spirits to be at par with the competitive spirit that's required of them. Cecil, ano usually ang concern ng mga younger groups? Well, syempre, budget, transportation going to the rehearsals, that's something else, right? Saan ba kayo nag-rehearse? Sa UST, UST. Sa UST Central Seminar, tsaka alumni building. Building, tawag dito, budget sa pamasahe, sa pagkain, syempre. Hindi pa kayo, subsidized ng university? Rehearsal room lang. Well, not yet. Hello, Sir Rector, Father Rector. Isigaw mo dyan. Hindi kasi, sumasali kayo, dala-dala ang pangalan ng Tomasino. Yes. Tomasian Chamber Choir, kahit man lang pamerienda. Father. In fairness, we're in the process of getting an accreditation. Naku, isang dekada na kayo, ngayon pa lang ang paproposal. Proseso, ano ba yan? Makakanok. Pinagalitan eh, no? Pero of in course... In his time. Oo na. Sige, tama naman. In his time. Eh, pero it's about time. Okay, so you still have a song for us, another one. Pang-Christmas na naman kasi yun lang ho ang pwede nilang kantahin para marinig natin sa radyo at sa live streaming natin sa YouTube. Once more, ate, naku si conductress hindi nagsasalita, napaka-timid and shy. Pakinggan po natin muli ang Tomasian Chamber Choir. Hark on the bells, sweet silver bells, all seem to say, draw cares away. Christmas is near, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is a song we joyful ring, old carols. One seems to hear words of good cheer from everywhere, feeding the air. Oh, heart of all, raising the sun, darling and dear, tidy the toy. Gay the ring while people sing songs of the cheer. Christmas is here. Ding dong, ding dong, that is a song we joyful ring, old carols. Ding dong. Ding, ding. On and they send on without end their joyful tone to every home. Ding, dong, ding, dong. Boom. Wow! Very good! Thank you guys for coming over. Maraming salamat po sa inyo. Meron ba kayong tawag to ipa-plug na shows? Diba? Pakiulit lang, Norbert. Yeah, we normally go to at Mass. We sing at the Mass of Basilica of Mount Carmel. Oh. And yun nga, this December, we will be performing in Hong Kong at the invitation of the Philippine Consulate and the UST Alumni Association there, performing before the OFW. So we would like to seek the help and assistance for them to allow us to serenade them from here on so that we can actually save up for the trip and the trips for next year. Paano makikipag-ugnayan sa inyo for interested people? We have an FB page, Tomasian Chamber Choir, so you can just message us or I will be knocking on their doors. Okay. Solicitor General.
Thank you so much. Maraming salamat, Norbert, Camille, Cecil, Mary Ann, Kenneth, Edwin, Jean, Leonard, Rica Marie, Camille Joy, Edward, and Maria Isabel. Maraming salamat sa inyong pagpunta. And good luck sa inyong mga singing competitions and performances abroad. Thank you. Thank you. Bye. Merry Christmas in advance. Merry Christmas too. Very good. Kayo po magbabalik, sandali lamang. Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen. Matapos ang kantahan, tayo na magluto! Uy, eto, uy, thank you kay Anne Emerald and Penny. Gala-gala while listening to your program. Talaga ba? Thank you, Anne. Si Annie, super galing ng Tomasian Chamber Choir. Thank you, Annie. Eh, baka gusto nyo nga po na sila ay kunin sa inyong mga gathering, pwede silang magtanghal sa inyong mga events, ha? Kontakin nyo lamang po sila sa Facebook. Samantala, eto naman ang ating iluluto para sa araw na ito. Crab and Shrimp Curry. Wow! Crab and Shrimp Curry. Narito para tayo ipagluto ang food content creator na si Zyril Om de Guzman. Hello, Zyril! Ayan, inaayos pa daw ang tawag dito, ang zoom nitong si Zyril kasi nawala. Naku, napakatawag dito. Ang gusto kong malaman dito sa reciping crab and shrimp curry, kung paano maiiwasan na ma-overcook ang mga seafood. Kasi alam nyo naman, pag ang crab kasi nalulusaw yung ano niyan yung laman niyan. Tapos yung shrimp naman, nalulusaw din. Pagkatapos, yung iba naman ay tumitigas, nagiging parang chewing gum, rubbery ang dating. Ano kaya ang ginagawa nitong si Cyril para hindi ma-overcook? Tapos, ang kanyang ito bang recipe na ito ay katulad lang din ng paggawa ng chicken curry? Malaman natin yan mamaya. Ay, ito na. Maayos na ba itong si Cyril? Hello, Cyril. Are you with us now? Hello, Cyril. Hello po. Good morning. Hello, Cyril. Hello po. Good morning po. Hi. Akala ko, babae si Cyril. Lalaki pala. Lalaki po. Marami na po na biktima sa pangalan ko. Kaya nga. Parang pambabae. Ikaw ang pangalan ng iyong site ay Zacooks, tama? Ay, talaga bang nagluluto ka, Cyril? Hindi po ako chef talaga na, pero nagpo-content po ako ng luto. Ay, kailan ka nagsimulang magluto sa internet? After pandemic po, 2022, kung di ako nila. Bakit mo naman sinimula ng pagluluto sa social media? Lagi po ako nagpo-post ng mga picture, tapos one time may mga nag-PM po sa akin na bakit hindi ko daw i-vlog para ma-show ko po yung skills and yung recipes. Tapos yun nga po, nag-post po ako, kung isusupport nila ako, nag-agree naman po silang lahat. Ay, nice! Tapos ano, Cyril, tawag dito, sino ang naka-impluensya sa iyo na magluto? Yung lola ko po. Kasi nung bata po ako, nakikialam po ako lagi sa luto niya. Usually po, pag nakikialam yung mga bata, is pinapagalitan. Pero siya po hindi. Inahayaan niya po ako magluto noong grade school ako or high school. Talaga ba? Si lola? Anong paborito mong niluluto sa'yo ng lola mo? Igado po, tsaka dinuguan at kare-kare. Tatlo po. Wow, igado. Talagang Pilipinong-Pilipino ang mga recipe ni Lola. Yes. Okay, pero ngayon, ang iluluto mo sa amin ay crab and shrimp curry. Apo, kasi pwede talaga itong pang-occasion or pwede natin gamitin ito sa pang-alaw. Ang dahil tayo.
Oo, sige. So, at, paano nga gagawin natin? Magluto na tayo, Zai. Okay po. Thank you po kayo. Bago ko po simulan to, make sure po natin lagi na malinis itong brush. So, actually, patanggal po nung... sige lang. Tanggalin lang po yung mga antini ng shrimp, tapos yung sa crab kasi sa putikan po ito nakukuha. Okay, simulan na po natin. Na, syempre, init tayo sa file na isa. Ipahin ng oil. Itong oil lang, yung medyo madami. Para makot naman yung pagkikisahan kasama itong mga kat. Kasi ito guys, nagbaboyin na pala ako ng tubig dito kasi tatapusin ko lang ito ng 15 to 20 minutes kasi tingin ko nawawala yung pressure start pag-reducing ng seafoods pag ano guys, rough na o-cover. Okay, yun. Simulan natin sa baka mga sibuyas. Marami nagtatalo dito kung sino daw mauuna. Ako pwedeng sabay-sabay guys. Okay, ito okay lang yan. Pag ganitong luto guys, sagad nyo lang yung apoy. Kasi syempre, tignan yung titigas ng mga ano yan. Hindi naman masusunog yan. Okay. So, ginigisa na ni Za yung bawang at sibuyas sa mantika. So, sabi niya po kanina, linising mabuti ang ating mga seafood. Yung mga impurities ng tawag dito nakadikit. Usually, may mga nakadikit sa ano sa paa ng mga shrimp, diba? Tapos, ang crabs o ang alimango, linisin din mabuti. Eh, nilagay mo na! Opo. Mauuna po yung crab cake ng shrimp. Gigita ko po ito. Okay. At samahan natin siya ng laurel at itong luya. Hindi ko na po sinamay yung isa doon sa luya. I mean, inuna ko na po yung crab sabay-sabay na yung dito. Para mas warm yung luya. Sige na po. Kailang natin siya mag-orange, guys. Dilip lang ito. Paghalo dahan-dahan lang para hindi mawasak yung laman. Dahil yung mga halo. Matibay naman. So, hilaw, ano, sa hilaw ang, ano, ang alimango. Na, ako, tapos... Nagbibita, pero nagbo-boil na po ako ng tubig dito para pag dinirect ako po dito, mabilis na din siya maluto. Tapos hiniwa mo sa gitna. Opo, inalis ko rin po yung mga crab claws para madali siyang linisan, iwas na pag-ibag-sugat, tsaka para mas madali kong malutay doon. Ah, pinaghiwalay mo yung mga sipet at tsaka... Oh. Eh, yung mga paa nandiyan pa rin? Dito pa rin po. Okay, ah, ayan. Para madali. Pinaghiwalay na po. Pinanggal ko lang. Ayun, no? Tapos dahan-dahan lang daw ang paghalo para hindi sumabog yung ating crab kasi nakahati na siya sa gitna. Ang taba ng crab mo. Ako, shout out dito sa nakuhaan ko. Maraming sila. Ano yan, baba, babae, lalaki? Halo po. Halo? Oh, sige, talaga ang laan, ano, kapal ng aligi. O ano yung ginagawa mo? Yung curry powder po, nire-ready ko lang. Kasi mahirap pag dito kasi ilalit, baka... Paano ko po? Curry powder. Ah, okay. So, gisa-gisa. Ginigisa po ni Za ang kanyang alimango, bawang sibuyas, tapos pagkalagay ng alimango, nilagyan niya ng luya, at saka na... Nilagyan ng pepper. Laurel. May pepper pa. Oo, may pepper. Tapos? MSG. Ang ayan. Tapos, ano nang susunod, Za? Naglagay po ako ng pepper tsaka MSG po. Ah, pero pwedeng wala na ring MSG. Pwede po, option na lang po siya. Tapos, pati po, tansya lang kasi mahalap din ang curry powder. Mali konti lang naman. Ano yun? Ano yung nilagay mo? Yung patis. Ah, okay. Konti lang po siya kasi mahalap na rin po yung curry powder. Balansya lang. Mas maganda kasi magdagdag na lang. Kaysa masobra. Oo naman. Actually, madami nga yung nilagay mong patis. Kasi maalat na ang seafood. Okay. O yan. So. Okay. Nahalo ko na po yung gata dito sa curry mix. Ah, may gata.
So hinahalo ni Za yung gata sa curry powder. Ah, okay. O tapos? So hinahalo po ni Za ang gata sa curry powder. So hinahalo mabuti para hindi magbuo-buo. Okay lang po kahit medyo may buo. Hindi ka lang. Ah, okay lang kahit may buo. Apo. Kung lalagay pa naman po ako ng water. Nang alin? Nang water. Pag-bubble. Ah, ng tubig. Oo. Ayan, ilagay na po ang curry and gata mixture. Tapos, eh, hinahalo pa rin po. Hindi na po natin yung admixing pag-gata lang. Ilagay ang shrimp. Parang naglalaway naman ako dyan, ano, sa... Ako, sana po matikman nyo din kasuri. Sana nga. Sana nga, inay ko po, ang sarap. Kasi ang tab... Inap sa atin yung water. Lalagyan ng tubig, konting tubig lang. Mainit na po yan, ako. Kasi mas marami po yung gata na nilalagay. Ah, yeah. Okay. So, ayan, hinalo na po ni Za yung hipon natin. Tapos, nilagyan niya ng konting tubig para maluto at pagkaroon ng sauce. Tapos, kukuluan lang natin. Pakukuluin natin. Mainit na yung tubig ni Za, so mabilis na yan kukulo. Yon. Sarap! Okay. Tapos, sa hindi tatakpan. Ito po, taon naman po. Ako po kasi gusto ko itong sealing green na naluluto. Yung iba fresh po nila gusto. Kaya ako ilalagay ko na po agad. Yung sealing green, sealing haba, yung pangsigang. Yung pangsigang. Yung iba po kasi gusto nila fresh. Pero ako po kasi gusto ko ito talaga. May green. Luto. So paano aanghang yan, Za? Hindi ko lang po siya i-slice para... Kasi may mga tao rin po na ayaw ng maanghang. Oo, para nga. Choice na lang po nila sa plato nila. Okay. Basta lulutuin ang peppers na ito. Naku naman, no? Tingnan mo naman ito. Dilip na lang po sa mag-sili. Saan mo natutunan yung recipe na yan? Sa? Sa lola ko po. Si lola, gumagawa din yan? Opo, pero wala na po siya. Ay. Pero yun po nga po, natutunan ko po sa kanya to. Kaya talaga di ko ba? Makalimutan po. Okay. So what's next, Zach? Add po tayo, pero titikman ko muna. Tingin ko po kasi kulang, nalagay ko kanina. Ah, yung ano, yung curry at siya. So dagdag lang, dagdag, kung ano, kung kulang. Opo. Ah, okay. Tikim. Matabang pa siya. Kaya mag-add pa po. Add pa ng curry. Ah, yan magandang ginagawa ni Za. Tinitikman niya ang kanyang niluluto para sigurado ang lasa. Very good. Yun, no? Pakaluan lang po natin ang pakuluan niya. Oo, sige. Za, may restaurant ka ba? Meron ka bang ano, tawag dito eh, nagdi-deliver ka ba ng pagkain o talagang hobby mo wala lang? Po. Pero nung pandemic po, nagpapa-order po ako ng mga chicken tsaka kare-kare po. Pwedeng umorder sa iyo. Bakit hindi mo kinakarir yung food business? Yung mga customer ko po kasi is nasa Pangasinan sila dati. Eh, nasa Ilocos na po ako ngayon nakatera. Ay, saan ka sa Ilocos? Sa Tagudin po, Ilocos po. Tagudin? Opo. Ah, saan yan banda? Ah, unang-unang bayan po ng Ilocos po. Unang-unang bayan. Kasi sa sur, nakarating na ako sa Sinait, sa Narvacan. So, unang bayan sa sur. Opo. Pag napadpad kayo dun, madam, pwede ko po kayo pagluto. Yan mo, dadayo. At po yung natirang gata. Ah, may gata pa. Max 10 minutes na lang po ito or wala. Ayan, ako. Talagang taga Ilocos kayo, Za? Mother ko po, taga Ilocos po. Tapos yung father ko po, taga Pangasinan po. Ayan. O, teka muna. Bago ang kwentuhan namin ni Za, para sa mga nakikinig sa radyo, so, nilagyan pa ng gata
nitong si Za ang kanyang alimango at hipon curry, 'di ba? Para mas malinamnam. Tapos pakukuluin hanggang sa maluto ang gata. Gaano katagal 'yan, Za? Baka wala na po siyang 10 minutes pag ganito na po itsura. Kasi yung alimango naman po pagka nabuboil mga 15 minutes lang po okay. Oo, kasi... Pero depende po talaga kasi sa tao. Meron po kasi gusto na basa yung alig eh. Meron din naman gusto ng mga crab na talagang matigas na yung laman. Kaya nasa tao pa rin po kung anong klase. Pero ito para sa akin po, ito lang po yung recipe na sinuko ko sa inyo. Kayo na pong bahala dun sa gusto niyo na luto ng crab. Basta okay. Yung luto na... Ito ang pinamahami ko. Ayun. Oo naman. Tawag dito, kaya lang, Za, yun nga, ayaw natin na ma-overcook yung seafood, di ba, Za? Hello, Za? Hello po. Ayaw natin ma-overcook, Kako, yung opo. Seafood. Kaya hindi ko na nga rin po sa tinatakpan. Malakas na po yung ako, malapit-lapit na rin po yung tumadito. Ah, yun pala, huwag tatakpan para hindi ma-overcook. Kasi nalulusaw yung mga laman niyan, lalo na nang masag. Oh, wow. Matigas na rin yung aligi niya. Okay na nga ito, actually, ready na ito. Pero ako nito yung kasi lang, konting-konti na. Konting-konti na lang. Ano pa yung ano mga best cook mo, best seller mo? Baga. Binakdaan po. Tinakda. Bakit kayo lumipat ng Ilocos Sur? Yung namatay po yung lola ko, yung nagturo po sa akin magduro sa Pangasinan. Doon na rin po kami nagsisay sa Magusay. Kailan ba namatay si lola? 2021 po, ng September. 2021. Okay. Sorry ah, pasensya ka na naitanong ko. Okay lang po, masaya na yan. Nakikita niya ako nagluluto ngayon. Oo nga. Alam mo, kailangan gawin mong negosyo yan. Opo. Soon. Soon. Ako, abangan niyo po. Sa bawa na lang natin. Guys, okay na to. Okay na lang. Sa akin, konting sesame oil. Option na lang yun, guys. Konting lang kasi napakalakas ng lasa niya. Ay, may sesame oil. Yung oily at ano yung amoy ng pangalaban. Okay. Kahit nga walang curry, masarap na yan eh. Ginata ang hipon at saka limang. Doon ko nga po ito natutunan. Oo. Kasi ang lagi ko pong ginagawa sa luto sa crab is ini-steam ko lang po boil or yung parang usual na niluluto sa kamatis at toy. Kasi ito tinuro po ng lola ko. Sabi niya try ko daw. Para may sarsa. At iyan na po ang shrimp and crab curry ng ating si Za. Ay, very good. Sige, Za. Mag-ano ka? Mag-imbita ka. Ipa-plato mo pa ba yan, be? Apo, i-plating na po. Sige, i-plating na natin para mapakita kung paanong presentasyon ng ating recipe for the day. So, i-summarize lang po natin habang inaayos nitong si Za ang plating niya. So, sa mainit na mantika, magigisa ng bawang sibuyas. Pagkatapos nun, ilalagay una yung alimango. Tapos, halo-halo. Pagkatapos, pagkalagay ng alimango, lalagyan ng luya at saka dahon ng laurel. Halo-halo. Maingat lamang daw po sa paghalo para hindi malasog ang tawag dito, laman ng alimango. Pagkatapos nun, lalagay na ang curry na may gata. Hahaluin yung dalawa, parang gagawang slurry. Tapos ilalagay na dun sa alimango. Huli nang ilalagay ang shrimp para hindi ma-overcook. Tapos ilalagay yung pang natirang mga gata para may sarsa. At lalagyan din po ng siling haba for spice. At eto na! Eto na ang crab and shrimp curry ni Za. Asa na Za? Yun. Dito na po. So guys, try nyo itong recipe na to at pag nagustuhan nyo, chat nyo naman yung page ko. Like and follow na rin. Yan, subaybayan nyo palagi ang Madam Winnie. Ito na po yung crab curry shrimp. Wow, sarap! Ito naman po yung loob. Ito kita naman guys. Oo, ang sarap. Crab and shrimp curry gawa ni Za. Okay, Za, invite mo sila sa iyong page. Ayun nga guys, maraming salamat sa inyo.
talagang follow naman yung page ko sa TikTok, IG, at Facebook. Pare-pares lang guys, Zakux yung nakalagay. Tapos yun, maraming salamat din po kay Madam Winnie sa show na to. Tapos huwag niyo pong kakalimutan sa baybayan palagi itong Teleradio sa Estrella. Maraming salamat po sa inyo. Thank you! Kaya na tayo. Oo nga, sarap. Punta ako dyan, sandali lang, hintay mo ako. Punta okay, ako Ilocos Sur. Titir ako po sa inyo mas marami. Oo, sige. Gusto ko. Pagkadahit na lang po ako this time para patipan niyo rin po lahat, pati maaari. Gusto ko yan. Thank you, Za. Thank you, Zairil. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat. Zairil Om de Guzman. Tingnan po niyo siya sa kanyang mga social media sites. Za Cooks. Very good. Yan po ang ating crab and shrimp curry. Ay, teka lang sandali. Meron tayong ano, meron tayong mga tawag dito, mga text. Ay, eto si Chabi Gaves. Nag-hello siya. God bless you and your program. Thank you, Chabi. Uy, si Marvin Reyabad, kasama pa natin ngayon. Thank you, Marvin, ha? Tita Wines, good morning. Happy weekend po. At kamusta po kayo? Uy, okay naman ako. Wala pa pong lunch ulam. Pero share ko lang breakfast namin. Longganisang lukban. Ang sarap naman ang breakfast mo. Sige, thank you, Marvin. Wala kang pasok ngayon sa hardware, Marvin. Si Fernando Marcos, good morning, Tita Winnie. Watching your program habang naglilinis at nagluluto. Thank you, Fernando. Si Tita Dulce Orate, kasama rin natin. Go, uste! Sa UST din po nag-aaral ang isang anak ko, Tita Winnie. Uy, Tita Dulce, bakit hindi mo siya pasalihin sa ano sa UST Action Singers? Yan yung mga nag-aaral pa. Pagkat nag-graduate na, TCC na, Tomasian Coral. Eto, kasama rin natin today si John Ray. Blessed Saturday morning to you, Tita Winnie. God bless po sa buong Teleradio Servisyo. Thank you, John Ray. Si Ann Penny, Tita Winnie, nakakagutom naman po ang crab and shrimp curry na yan. Pangalan pa lang, mukhang masarap na. Oo nga, alam mo, ang hirap ng trabaho ko, yung makikita mong nagluluto, tapos ang sarap na itsura. Diba? Parang gusto mong pumunta ng Ilocos Sur ngayon para matikman yung luto ni Za. Ang sarap. Si Julius kasama rin natin today. Julius Bangalando. Hello po, Tita Winnie. Attendance check po. Watching your wonderful program from Camarin, Caloocan City. Uy, maraming salamat. Itong mga binabasa ko halos ha. Well, except for si Chabi, si Fernando, si John Ray, si Annie. Eh, naku, lagi nating kasama yung iba si yung kasi yung mga nabanggit kong pangalan, mga bagong pangalan yan. Ito sila Tita Dulce, si Marvin, si Ann, si Julius, sila naku, na-miss ko ngayon si Tita Nona at saka si Tita Lina ho. Araw-araw natin yan kasama dito sa Teleradio Servisyo. Teka, tingnan nga natin, baka meron text sa akin. Ito si Tita Nona, hindi ko nababasa pa. Kasi itong si Tita Nona Damian, lagi yan nagbibigay sa akin ng mga sticker ng hello-hello niya. O, diba? Thank you, Tita Nona. Maraming salamat. At syempre, bago ang lahat, ilang minuto na lamang. Because it's 10:52, almost 10:53, tayo po'y magpapaalam na. E bago tayo magpaalam, syempre, as always, meron tayong pabaong. Inspirasyong pabaon ni Tita Winnie. Winspiration, winspiration. Narito para tayo bigyang pabaon para sa ating winspiration. Kasama po natin si Father Ray Paglinawan. Siya po ang parish priest ng Resurrection of Our Lord Parish ng Paltok, Quezon City. Father Ray, it's yours. Pinagpalang araw po ng Sabado, ito po si Father Ray Paglinawan, ang kura paroko ng Resurrection of Our Lord Parish. Sa araw nito, tayo po ay naginilay sa Ebanghelyo patungkol sa mayamang tao
na nagkatiwala ng kanyang ari-arian sa kanyang mga alipin. At isa sa mga alipin ay naging matagumpay at naging masipag sa pag-iingat at gayon din sa pagpapalago ng kayamanang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon. Sa buhay po natin, ganun din po ang paanyaya sa atin na tayo ay kailangan na gumawa at palaguin ang ating mga kayamanan, talento o anumang binigay na kalakasan sa atin ng Panginoon upang gamitin natin sa tama at ibahagi ito. Ginagamit tayo ng Diyos bilang instrumento upang maging blessing tayo sa ibang tao. Gayun din, ginagamit tayo ng Diyos upang maipadama ang kanyang pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Sa pagninilay natin ito, naway mapuno tayo ng kalakasan, hindi tatamarin. At naway lagi tayong magkukusa. Kasi ang pagkukusa, mga kapatid, ay isang ugali na kahahangaan tayo. Isang ugali na bibigyan tayo ng gantimpala. Mahirap yung taong uutusan mo ng uutusan. Mahirap yung taong walang initiative, nakakapagod. Pero ang isang taong may initiative, may pagkukusa, may pagpapalago, lalago ng lubusan, kinalaunan. Hilingin natin sa Diyos na punuin tayo ng lakas. Alisin ang katamaran, alisin ang balakid upang tayo'y maging kapakipakinabang. Tandaan po natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat sa iyo, Father Ray. Oh, mga ating mga kuyang, narinig nyo ba? Si Father Ray, naku, pinagdasal niya po tayo. Tanggalin natin ang katamaran sa ating katawan. Tayo po ay tawag dito, magbanat-banat ng buto para tayo ay umasenso. Sabi nga niya, di ba, yung bilang kanyang bilang pagtatapos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Eh nagpe-pray ka nga, eh wala ka namang ginagawa para sa iyong sarili. Alam niyo, naalala ko tuloy yung isang pelikula ng ang bida doon eh si kasama doon si Morgan Freeman. Siya ang God. Tawag dito, inuutusan niyang gumawa ng arko yung isang senator. Ano ang title nung pelikulang iyon? Ang sabi niya doon, when you pay for patience, God doesn't give you patience. He gives you an opportunity to be patient. Diba? We are given opportunities, we are given instances to practice what we pray for. Oh, yun ha. Kaya kung gusto natin ng mga bagay-bagay, we also have to work for it. In God's grace, ibibigay sa atin yan in God's time. O siya, naku, ako'y magpapaalam na. Sana po ay naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa akin. Naku, ito pa lang sila, Tita Lina. Ano ba itawag dito? Si Tita Lina, oo, nakikinig sa atin. Nakikinig po ako habang cooking ng ulam. Thank you, Tita Lina. At saka ito si Tita Nona. Nakikinig. Hindi agad ako makapag-message sa'yo. Busy cook. Spaghetti. Uy, spaghetti. Merong visitor dumating. Important. Narinig kong lahat. And prayer sa inspiration ni Father R. Paglinawan. Thanks din po sa'yo. Thank you, Tita Nona. Tita Lina, maraming salamat sa inyong lahat. And sa inyo, mga winners, thank you so much for staying tuned to me. At ulitin po natin ulit sa susunod na Sabado. Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero, laging nagpapaalala. Sa tamang diskarte, make every moment win today! Yun, diba? Smile! God loves you! Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel!